malalaman ninyong katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. I am not the healer. Jesus Christ living in me is the healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya magdududa sa kanyang puso, sa halip, bagkos, mananampalataya siya ng sinasabi ng kanyang bibig ay mangyayari. In living in the last days, you have to ensure your eternity. Prepare for eternity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over MacArthur Highway. Over MacArthur Highway. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Bukawi. Over Bukawi. Over Bulacan. Over Bulacan. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. The begotten Son of the living God. Is Lord. Is Lord. All over the earth. All over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise Hallelujah, the Lord. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Glory, 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 glory be to God. Hallelujah. You may be seated, please. Makapupo na po ang lahat. Isang mapagpala, maganda at mapagpalang araw sa lahat po ng may panahon. Sa araw na ito, araw ng Linggo, ang aking pong message ay hindrances to God's holistic blessings. Ang mga sagabal, kaya hindi maranasan ng mga anak ng Diyos ang tinatawag na holistic blessings. Una, ano ba ang ibig sabihin ng holistic blessings? Ang salitang holistic po ay ayon sa dictionary, ay it includes mind and body. Hindi lang isa, hindi lang isip, o hindi lang espiritu sa application natin, kasama na ang espiritu, ang kaluluwa, ang physical, including even financial, holistic blessings. At yung kabuuang pagpapala ng Diyos. Saan natin makikita ang holistic blessings ng Panginoon, the perfect will of God, na magkaroon tayo, maranasan natin ang holistic blessings? Buksan natin sa King James Version Bible, ang 3 John 2. Everybody read. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Three major areas of man's existence. Kitang-kita natin dito, thou mayest prosper. Prosperity. Prosperity is the will of God for His people. Everybody say, prosperity is the will of God for my life. Be in health, good health. Everybody say, good health. Good health is God's perfect will for my life. And third, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin, yung ating espiritu at kaluluwa application ay magkaroon ng kaligtasan, kalusugan. So, holistic blessings, spiritual, physical, kasama na ang financial and material blessings. Tatlo, three major aspects of man's existence. Prosperity, good health, and
spiritual salvation and abundant living. Question, bakit ito hindi maranasan ng maraming tao? May mga tao spiritually saved but financially bankrupt. May mga tao spiritually saved but physically bankrupt. Marami hong dahilan. Gusto ko lang ibigay ang at least 3 major hindrances to experience God's holistic blessings. Number 1 na nilagay lang ang Panginoon sa puso ko ay yung Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Sa kabuuan ay yung first sentence, my people are destroyed from lack of knowledge. Ang aking mga anak ay napapahamak, nawawasak ang kanilang buhay dahil sa kawalan ng kaalaman. Kawalan ng kaalaman ng katotohanan. Kaya mahalaga ang pagsasaliksik ng katotohanan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 8 verse 31 and verse 32, if you continue in my word, indeed you are my disciples and you will know the truth and the truth shall set you free. Kung kayo magpapatuloy sa aking salita, kayo nga ang mga tunay kong disipulo. Malalaman ninyo mula sa aking salita ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. May mga maling paniniwala na nakapasok sa mga even Christian churches sa buong mundo. May mga katuruan na kapag ikaw'y naghihirap, kalooban ng Diyos na ikaw ay maging mahirap. Mapalad ka naman dahil magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Wala ho sa Bible yun. Pero iyon ang karaniwang pumapasok sa iba. Siguro kaya ako naghihirap dahil kalooban ng Diyos to eh. Yan ho ay kalooban ni Satanas. Hindi kalooban ng Diyos, ang kanyang mga anak ay naghihirap. Kaya napakaganda ang mga formula, prescription ng Diyos sa Biblia. Una, dapat tayong manampalataya, manalig, magtiwala, kalooban ng Diyos, perfect will ng Diyos, ikaw, siya, tayong lahat na hinugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, tayong binili ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay magkaroon ng masaganang buhay. Masagana prosperity. Everybody say prosperity. Prosperity is the will of God for my life, for my family, so that I can bless many people. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ano ang sabi ron? Everybody read. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Ang sabi dun sa Jeremiah 8:18, remember your God who gives you power to get wealth. Sa ibang translation, NIV version, remember your God who gives you power to produce wealth or who gives you ability to produce wealth sa NIV version. Ibig sabihin, alalahanin ninyo ang inyong Diyos na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan o kakayahan na mag-produce ng kayamanan o kumuha ng kayamanan. Kaya ang kalooban ng Diyos ay ang mga anak niya hindi maghirap. Eh maraming mga tao, kahit Kristiyano na nga, because of lack of knowledge, kulang sa kaalaman ng katotohanan, tinatanggap ang kahirapan. Siguro talagang pinanganak ako para maging mahirap.
At habang ako nabubuhay sa mundong ito hanggang sa tumanda at mamatay, ay naghihirap, tatanggapin ko na ito, O Diyos, kung ito'y kalooban mo. Hindi yan kalooban ng Diyos. Huwag natin paratangan ang Diyos na siya ang may kalooban tayo naghihirap. Psalm 35, verse 27. Kahit NIV version. Psalm 35, verse 27. Hallelujah. Anong sabi ron? Everybody read. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, everybody read, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Purihin natin ang Diyos, ating i-magnify, i-glorify ang Diyos na mayroong pleasure o kaligayahan sa prosperity of His servant, sa kasaganaan ng kanyang servant. Kapag tayo naging anak ng Diyos, kapag tayo na born again, ang isa sa mga roles natin ay maging servant of God. Tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Tayo ay sa mataas na antas ng ating pagpapakumbaba sa banal na Diyos, tayong lahat ay alipin ng Diyos. Ang kaibahan nga lamang, gusto ng Diyos, ang mga alipin niya ay masagana ang buhay. Let us magnify the Lord who has pleasure or happiness in the prosperity of His servants. Kapag ang mga manggagawa o mga anak ng Diyos ay naghihirap, nasasaktan ang puso ng Diyos. Meron mga kasing kontrabida sa church eh. Kontrabida sa Christian community. Hindi nagtuturo ng prosperity gospel, eh mahilig lang sa prosperity gospel. Eh nasa Bible eh. Tingnan nyo. Let us magnify the Lord. Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servants. Ang liwanag. Yung binasa natin sa Deuteronomy 8:18, remember your God who gives you the power to get wealth or to produce wealth. God hates sins. God hates sicknesses. And God hates poverty. Amen? Mahina yung amen. Amen! Palabangan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Glory to God! Ang mahalagang salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Matthew chapter 4, verse 4, and Luke chapter 4, verse 4. Tingnan ninyo ang Proverbs 10:22. Kalooban ba ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak? Everybody read Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, Diyos ang nagpala sa iyo. Si Satanas kasi, sa biglang tingin, nagpapala rin. Marami mga tao binigyan ni Satanas ng shrewdness. Yung shrewdness, yung tuso, nagiging tuso. Yung mayaman sa pagsasamantala sa kapitbahay. Yung mayaman sa pagsasamantala sa kapwa. Si Satanas, magbibigay din ng kayamanan sa iyo, pero ang kapalit, nakasanla ang kaluluwa mo sa kanya hanggang impyerno. At maraming mayaman, nakita mo yung iba nakakulong. Dahil, ang kayamanan nila ay hindi galing sa blessing ng Diyos. Illegitimate wealth. Sa media, ill-gotten wealth. Pero ang pagpapala ng Diyos sa iba, ano ang sabi? Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Pag ikaw'y pinagpala ng Diyos, walang lungkot, walang sorrow, walang trouble. Pero pag si Satanas ang pagpapalang dumating sa iyo galing sa kasamaan, hindi ka makatulog sa gabi at kung minsan nakukulong ka pa.
Kaya kang gawing mayaman ni Satanas, pero ang kaluluwa mo at ang pangalan mo ay maduming madumi sa harap ng lipunan, lalo na sa mata ng Diyos. At nakasanlap ang kaluluwa mo sa impyerno. Pero pag ang Diyos na nagpala sa iyo, makakatulog ka ng mahimbing. At yung pagpapala mo, patuloy na magmumultiply at makakatulong ka pa sa maraming tao. Hanggang sa dumating ang pangalawang pagbabalik ni Jesus, o kung mauna man ang kamatayan sa mga tunay na anak ng Diyos ay gain. Sabi ni St. Paul sa Philippians 1:21, "For me, to live is Christ, and to die is gain or profitable." Ang mabuhay para sa akin ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya makikita po natin kalooban ng Panginoon ang kasaganaan ng buhay. Isang malakas na clap offering unto the Lord. Praise God, praise God. Tingnan naman natin ang Proverbs 13:22. Proverbs 13:22. Ano ang sabi ron? Everybody read. A good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang taong matuwid na nabubuhay sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, hallelujah, ay magbibigay ng pamana, inheritance, hindi lang sa kanyang mga anak, kundi pati sa kanyang mga apo. Ibig sabihin, bibigyan ka ng kayamanan na maipamamana mo pa, hindi lang sa iyong mga anak, kundi pati sa iyong mga apo, children's children. Naniniwala ba kayo dyan? Namamangha ba kayo? Eh, itong sinabi ng Bible eh. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang dami ko kasi mga testimonies eh. Children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yung mga masasamang tao na nakikita nyo na malaki ang kayamanan, etc. Yung kayamanan na yan, merong oras na mawawala sa kanila yan. Itatransfer ng Diyos sa kamay ng mga taong matutuwid. Amen? Amen! Hallelujah! Sana itong revelation truth na ito makapasok sa isip at puso ng lahat ng tao, lalo na ng mga Kristiyano. At nang sa ganun, pag nakita ng Diyos na ang mga anak niya ay tunay na sumasampalataya sa kanya at sa kanyang salita ng 100%, hindi ng 90%, hindi ng 80%, hindi ng 70%, 100%, ang kanilang kaisipan ay mababago. Kapag ang espiritu ng tao ay na-conquer ng salita ng Diyos, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kaisipan ay mako-conquer ng salita ng Diyos. Kapag ang spirit and soul, espiritu at kaluluwa, spirit and soul, ay nasa ilalim, na-conquer ng salita ng Diyos, ng totohanan, ang kanyang katawan ay susunod. Sa madaling salita, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang espiritu at kaluluwa at kaisipan, ang kanyang buong katawan ay mabubuhay ng isang lifestyle ayon sa perfect will ng Diyos. At kapag tayo nasa gitna ng kalooban ng Diyos, anuman ang mangyari sa buhay na ito, magbalebalentong man ang mga bundok, ang dagat ay umahon sa syudad, magkaroon naman ng tsunami, ng earthquake, ng lahat ng klase ng masamang mga pangyayari, ang mga tunay na anak ng Diyos ay matatag at hindi maaaring madaig ng anumang bagay sa sanlibutan. Hallelujah! Praise the Lord! Glory be to God! Naalala kong bigla yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9, NIV. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Everybody read.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake, he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. Nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang siya ginawang kasalanan para maligtas tayo sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan. Hindi lamang siya ginawang sakit upang kayo at ako sa kanyang mga latay na tinaglay ay magkaroon ng kagalingan. Siya ay mayaman sa lahat na naging dukha at mahirap ng magkatawang tao upang sa kanyang kahirapan, kayo at ako ay matubos sa sumpa ng kahirapan at magkaroon ng kayamanan. Become rich. Kalooban ng Diyos yan. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Anong sabi rin sa ating teksto, 3 John 2, My beloved, I wish above all things that thou mayest prosperity, be in health, good health, and as your soul prospereth. Pangalawang major na gusto kong bigyan din sa inyo to emphasize, yung good health. Everybody say, it is the perfect will of God for me and for my family to have not only prosperity but good health. Good health. Kalusugan. Kalusugan ng pangangatawan. Una, tingnan natin yung Isaiah 53, verse 4, verse 5. Surely, He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Basahin natin yung New King James Version Bible, please. Kumpletuhin natin with understanding ang mga revelation truth na ito na napakahalaga sa buhay ng tao. Everybody read. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Griefs, dusa, carried our sorrows, kalungkutan, kasama ng sakit, karamdaman. And yet we esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. Verse 5 ng Isaiah 53, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. Binayaran niya ang ating kapayapaan. And by His stripes we are healed. Ito ang sinabi ni Isaiah 700 years before the birth of Jesus Christ. At nangyari ito, tingnan ninyo ang Matthew 8:17, and then 1 Peter 2:24. Glory to God. Hallelujah. Everybody read Matthew 8:17, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Everybody say, He Himself took our infirmities, bore our sicknesses. Ang infirmities, dusa, kahirapan ng buhay, and bore our sicknesses. Pinasan niya ang ating karamdaman. Kung pinasan na ni Jesus ang ating karamdaman, bakit mo papasanin pa? Kung pinasan na niya ang ating kasalanan, bakit ka mabubuhay sa kasalanan? Kung pinasan niya ang kahirapan ng buhay, bakit ka mabubuhay sa kahirapan? Hallelujah. He Himself, the Lord Jesus Christ, took upon Himself our infirmities and bore our sicknesses. Kaya merong 1 Peter 2:24, culmination,
ng Old Testament and New Testament pagdating sa provision ng divine healings ng Panginoon. Divine healings. Everybody read 1 Peter 2:24. He who himself bore our sins in his own body on the tree, nung siya mapako sa krus ng Kalbaryo, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. By whose stripes you were healed. Listen carefully, please. Doon sa Old Testament, we are healed. Sa New Testament, you were healed already. In the mind of God, He already provided provisions for healing, for good health. Ang kailangan itaas natin ang ating level of understanding. Para pag in-exercise natin ang ating prayer of faith, eh talagang may faith. Hindi tayo katulad ng ibang Kristiyano, nag-exercise ng prayer of faith, pero superficial ang faith. Because of lack of understanding, lack of in-depth understanding of what they ought to believe. Puro rhetorics, lumalabas sa bibig na meron silang faith, pero deep inside their heart, they don't have sufficient faith. Kaya kung minsan naging sinungaling sa biglang tingin ng salita ng Diyos, no. God is not a man that He could lie. Numbers chapter 23, I think, verse 19. Numbers 23, glory be to God. Everybody read. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said? And will He not do? For He has spoken, and will He not make it good? Ang Diyos ay hindi tao na pwedeng maging sinungaling. Sabi sa Psalm 119, verse 89, ano ang sabi roon? Forever, O Lord, Your word is settled in heaven. Ang salita ng Diyos, forever! Ay nakasettle na sa langit. Hindi pwedeng galawin. Hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng i-revise. The Word of God is settled in heaven. Sabi ng Isaiah chapter 40, verse 8, New King James. Everybody read. Grass withers, the flower fades, but the Word of our God stands forever. In the old King James Version, grass withered and flowers faded, but the word of our God shall stand forever. Ang salita ng Diyos ay totoong totoo. Jeremiah 1:12. Ano ang sabi sa Jeremiah 1:12? Everybody read. Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. One more time, please. Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. Tingnan ninyo sa NIV version. NIV version. The Lord said to me, You have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Sa paraphrase version, ang Jeremiah 1:12, God is watching, God is guarding, God is standing behind His every word and every promise. And when the word of God is preached and believed by the people, believed, accepted, acted upon, the Word of God will become a reality. Wow! This is the revelation in Jeremiah chapter 1, verse 12. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Woo! Amen! Hallelujah! Praise God!
Kaya napakahalaga ang prayer of faith. Napakahalaga ang faith. Because God is a God of faith. It is impossible to please God without faith. He that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them who diligently seek Him. Hebrews 11 verse 6. It's impossible to please God without faith. And faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Kaya dito sa JIL, binobomba natin ang mga tao ng salita ng Diyos. Because the Word of God is a medicine. Psalm 107 verse 20, God sent His Word and healed them and saved them from their destructions. Humanap kayo ng isang babae o lalaking addicted sa Word of God. Naka-immerse sa Word of God. Talagang meron siyang quality time every day in reading the Word of God. Wala kayong makikitang naghihirap o alipin ang sakit karamdaman. Kaya importante magkaroon tayo ng passionate desire, passionate love for God and His Word. Hindi pa pwedeng sabihin, I have passionate love for God, pero wala kang passionate interest sa Word of God. Sa ibang bansa, sa mga communist and socialist countries, many years ago, hinuhuli ang merong Bible. Yung Tortured for Christ na libro, pag nabasa ninyo, at marami pang libro, ang ginagawa nila, bawat pahina ng Bible, kumisa nilalagay sa singit. O kaya nilalagay sa bibig. Pagkatapos pupunta sa isang lugar sila-sila at ang ilaw nila ay kandila lang. Mabasa lang nila ang salita ng Diyos. Pag nahuli, kulong. Pero meron silang passionate love for the Word of God. Nung mabasa ko po yung mga ganun libro, ako'y kinikilabutan. Sa ating buhay, libre tayong magbasa ng Bible. Hindi ka makukulong. May religious freedom. Ang isang hindrance, kaya hindi matanggap ng maraming tao ang himala ng kagalingan sa area ng divine healing. Yung iba, at the back of their mind, baka itong sakit ko na ito ay kalooban ng Diyos. Baka itong cancer na ito, leukemia, sakit sa puso, o anuman itong mga sakit na ito, baka hindi kalooban ng Diyos, bakit hindi ako pinagagaling? Kalooban siguro ng Diyos to. Yan ang panlilin lang ni Satanas. Panlilin lang yan, deception of the devil. Kapag ikaw nagpe-pray sa Panginoon at sa likod ng iyong isip, ay naiisip mong baka kalooban ng Diyos, hindi ka na pwedeng manalangin ng panalangin may pananampalataya. You can never pray the prayer of faith. Because there is always doubt at the back of your mind. Kaya kinakailangan i-resolve natin sa ating isip, puso at kaluluwa na kalooban ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos, eh bakit ka nagdarasal ng hindi kalooban ng Diyos? Kung ang sakit karamdaman ay kalooban ng Diyos, ang mga hospital ay hindi dapat tawaging houses of cure, but houses of rebellion. Dahil nilalabanan nila ang sakit karamdaman. E kung ang sakit karamdaman ay kalooban ng Diyos, eh di welcome natin ang sakit karamdaman. Kalooban ng Diyos pala eh. Eh bakit lalabanan natin ang sakit? Bakit magdatayo pa tayo ng hospital? Kalooban ba ng Diyos ang sakit karamdaman? Kayo, may anak kayo. Yung mga may anak sa inyo, kalooban ba ninyo na yung anak ninyo para madisiplina, manghihiram ng sakit kay Satanas at iiniksyon na ng kanser? Hindi. Kaya ang dami-daming mga tinatawag na wrong beliefs, traditional beliefs, contrary to the perfect will of God. Ang mahalaga, pag gusto mong humingi ng himala sa Diyos na makapangyarihan, yung prayer mo must be prayer of faith.
Pag iyon ay prayer of doubt, hindi ka makakatanggap ng anumang blessing sa Diyos. Tingnan ninyo ang Mark chapter 1 verse 40. Mark chapter 1 verse 40. Merong isang incident sa Bible. Medyo hindi siya, lumapit siya kay Jesus, pero kulang sa prayer of faith. Pero may ginawa si Jesus. He was immediately corrected by Jesus. Ano ang sabi noon? Verse 40, everyone read ng Mark chapter 1, verse 40. Now, a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying to him, if you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. Hindi pa sigurado yung tao na yon na may leprosy, may ketong, lumapit kay Jesus, kung gusto mo akong pagalingin, kaya mo naman akong pagalingin. Meron siyang konting doubt, baka hindi gusto ni Jesus eh. Pero anong sabi ni Jesus? Mark 1:41, sa verse 41, anong sabi niya? If you are willing, you can make me clean. Then Jesus moved with compassion. He stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing. I am willing. Be cleansed. Jesus Christ immediately corrected the doubtful approach of the leper. First in the Bible, ito yung nakasulat para i-correct ang mentality ng maraming tao na 100% willing si Jesus na pagalingin ang lahat ng may sakit. I'm willing, be cleansed. Anong sabi ng verse 42? Be cleansed. As soon as he had spoken, immediately, verse 42, as soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, maliwanag po na meron pang isang additional scripture tungkol sa areyang ito. Matthew 9:27-29. Matthew 9, verse 27 up to verse 29. Everybody read. When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. Son of David, have mercy on us. Two blind men. When he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? They said to him, yes, Lord, we believe. Anong sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 9, verse 29? Read carefully with understanding, please. Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. According to your faith, let it be to you. One more time, everybody read. According to your faith, let it be to you. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyari sa iyo. Mangyari sa iyo ang iyong sinasampalatayanan. Ano nangyari? Verse 30. And their eyes were open. Palakpakan natin minsan pa uli ang Panginoon. Oh, glory to God. Well, na-establish natin yung premises na it is the perfect will of God for you and me, for God's people to have prosperity, to have good health. Praise God. At saka, ang spiritual salvation naman, of course, tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay pinanganak sa kasalanan. Kaya sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. At sabi sa Romans 3:23 nga, lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. At sinabi ng Romans 6:23, and the wages of sin is death. Dahil lahat ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang physical, kundi spiritual, separation from the Holy God. The wages of sin is death. Romans chapter 6, verse 23. The wages of sin is death. Everybody read, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. The gift of God is eternal life. Ang kabayaran, lahat ay nagkasala,
Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Dahil sa Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao mula sa anyong Diyos para lang mamatay sa krus ng Kalbaryo at itinigis niya ang kanyang banal na dugo, exempted sa original sin. Bakit exempted sa original sin? Sapagkat siya ipinanganak ng isang birhing babae. Because of the virgin birth of Jesus Christ, exempted ang kanyang spirit, ang kanyang pagkatao. Walang, yung dugo niya ay hindi dugo na nanggaling kay Adan at kay Eva. Kaya wala siyang original sin. Siya lang ang may kaisa-isang dugo na walang original sin sa lahi, sa lahat ng kasaysayan ng tao sa balat ng lupa. Kaya yung dugo niya ang kaisa-isang dugo sa langit at sa lupa na may kapangyariang maghugas at mag-alis ng kasalanan ng tao. Kaya siya lamang ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya. John chapter 14 verse 6. Sinabi niya roon, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Hindi through religion. Religion could be good. Pero marami rin mga palpak na tinuturo ang maraming reliyon. Kaya ang J.I.L. hindi nagtataas ng reliyon. Si Jesus Christ lang ang tinataas natin. Sapagkat siya ang nagsabi sa John 14 verse 6, I am, everybody read, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi sinabi ni Jesus, I am one of the many ways. Neither did he say, I am a way, implying he's only one of the many ways. He said emphatically, I am the definite the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya sumali man kayo, sumapi man kayo sa lahat ng reliyon, lahat ng sekta, lahat ng organisasyon, sa impyerno pa rin ang baksak natin. Sumapi man tayo sa Jesus Lord Church na walang itinataas na reliyon kundi si Jesus, sa impyerno pa rin ang baksak natin. Pag wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos sa kaligtasan ay hindi reliyon kung hindi relasyon. Magkakaroon lang tayo ng tamang relasyon sa Diyos, magiging anak tayo ng Diyos sa ano? Sa magitan ba ng reliyon? Hindi. Ano ang solusyon? John chapter 1 verse 12. Basahin natin sandali bago tayo dumako sa pastoral prayer. John chapter 1 verse 12. Ano ang sabi roon? But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Datapot ang mga tumatanggap lamang sa Kanya, kay Jesus, ang binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pag tinanggap natin ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos, ay papasok sa atin ang Espiritu ng Diyos. Yung kanyang dugo na walang bahid kasalanan, exempted from original sin because of His virgin birth, ay mag-ooperate. Awesome ang everlasting power ng blood ni Jesus. Mag-ooperate, lilinisin lahat, huhugasan ang lahat ng ating mga kasalanang minana pa kay Adan at kay Eva, minana sa mga ninuno at magulang, minana mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa, mula nang tayo panganak hanggang sa lumaki tayo. At including the sins of omissions, lahat ng kasalanan ay lilinisin at huhugasan ang banal na dugo ng Panginoong Jesus. At papasok ngayon sa atin ang Holy Spirit ng Diyos pag tinanggap natin si Jesus. At pagpasok ng Holy Spirit sa ating espiritu na patay sa kasalanan, we are spiritually dead, ay biglang-biglang mabubuhay yung ating spirit. And yun ang tinatawag na spiritual rebirth, spiritual regeneration, born of God or born from above, o sa isang popular na salita ngayon, born again. As Jesus said in John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kayo at ako, nang magsuko ng buhay kay Jesus, tinanggap natin siya bilang tunay na tagapagligtas. At hindi lamang tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay, Hari ng ating buhay, at Diyos ng ating buhay, tayo'y na born again. Dahil yung proseso ng born again, hinugasan tayo ng banal at makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesucristo ng dumaloy sa krus ng Kalbaryo, at yung kapangyarihan ng Holy Spirit ay hinipo, pinasok ang ating patay na espiritu sa kasalanan, biglang nabuhay.
Kaya tayo'y born again, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kayo at ako ay citizens of heaven. Amen? We are immigrants of heaven. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Tumayo tayong lahat sandali. Praise God, praise God. Bakit hindi naranasan ng maraming Kristiyano ang holistic blessings, prosperity, good health, spiritual prosperity? Bakit hindi na naranasan, aside from Hosea 4:6, ignorance, lack of knowledge of truth? Ang isang malaking hadlang, itong pinakamalaking hadlang, Isaiah 59, verse 1 and verse 2. Everybody read for the last time. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Basahin natin ang NIV version ng Isaiah 59 verses 1 to 2. Everybody read. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. He will not hear. Sa Tagalog, ang aking kamay hindi mahikli para hindi ko kayo maabot. Ang aking tenga hindi sarado para hindi ko marinigan yung mga dasal at pananalangin. Subalit ang inyong mga kasalanan ang dahilan kung bakit nakatago ang aking mukha sa inyo at hindi ko maaring sagutin ang inyong mga dasal at pananalangin. Kasalanan! Kasalanan sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa. Kasalanan ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa panalangin. Kaya sabi ng Psalm 66 verse 18, anong sabi ng Psalm 66 verse 18? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kung may kasalanan sa puso ko at hindi ko sinusuko pa sa Panginoon ang kasalanan yon, hindi maaaring makinig ang Diyos sa aking dasal at pananalangin. Suko natin lahat ang kasalanan. Sinabi ng Biblia, tumingin ka lang sa isang babae na mayroong pagnanasa sa puso mo, you already committed adultery. Magkaroon ka lang ng tinatawag na kasakiman sa kabuhayan ng iyong kapwa. Magkaroon ka lang ng kasakiman sa kabuhayan ng iyong kapwa. Nag-commit ka na ng covetousness. And do you know, covetousness is idolatry. Colossians chapter 3, verse 5, verse 6. People committing covetousness will invite the wrath of God, the coming of God's wrath. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 5, verse 6. Kaya mahalaga po sa atin, ang puso natin ay malinis. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew chapter 5, verse 8. At sinabi doon sa Hebrews chapter 12, verse 14, pursue peace. Huwag kayong makipag-away sa inyong kapitbahay o sa inyong mga kapatid. Pursue peace. O sa inyong, pursue peace. And be holy. Without holiness, no man can see God. Biro nyo, sinabi ng Diyos yun sa Hebrews chapter 14, chapter 12. Yes, chapter 12, verse 14. We have to be holy. We have to be sanctified. We must have a pure heart. Shall we bow our head, please? Itaas natin lahat ang ating kamay sa Panginoong Jesus na ngayon ay nasa ating kalagitnaan. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus, ako'y sumasampalataya sa iyo, nananalig sa iyo, at sa lahat ng salita ng Diyos. Marami pong salamat. Minahal mo ako ng gayo na lamang. Sinakripisyo mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan, buhay na walang hanggan, para sa aking kasaganaan ng buhay,
Tagumpay ng buhay. Tagumpay ng buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with your holy blood shed in Calvary. Linisin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking kasalanan. Muli kong inihahandog sa iyo ang aking buhay. I surrender all to you. Come into my heart. Be my Savior. Be my healer. Be my provider. Be my Lord and my God. Be my Lord and my God. Fill me with your Holy Spirit. Puspusin mo ako, Panginoong Jesus. Nang iyong Espiritu Santo. Nang iyong kapangyarihan. Nang iyong kabanalan. Nang iyong katwiran. At nang iyong karunungan. Tulungan mo akong mabuhay. Sa gitna lamang. Nang iyong kalooban. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's sing that chorus. Hallelujah, hallelujah. 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 Yes, sing it prayerfully. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 God inhabits the praises of his people. Hallelujah. Above the whisper for the last time. Hallelujah. Feel the mighty presence of the Holy God. He said, if there are two or three gathering together in His name, He is in their midst. Narito ang ating Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Hinihintay lang niya. You do not receive because you do not ask. Pray in the name of His begotten Son. And God will give it to you that your joy will be complete. Yes, even receive the fullness of the Holy Spirit. Even receive the fresh anointing power of the Holy Ghost. Even receive all the benefits of Calvary. Even receive all heavenly blessings now, wherever you are, inside this JIL Prayer Garden Church. In 101 MacArthur Highway, Bundo, Bukawi, Bulacan, Philippines, or outside this church, wherever you are, God is there. If you have the worshiping heart, God inhabits the praises of His people, the Bible says. Hallelujah! The Lord is with you now. Sumusubaybay sa television program na ito at sa live streaming. God is not limited by distance, space, and even time. Rebuke now diseases and sicknesses in your body. Use the holy, mighty, marvelous, wonderful name of Jesus. I command now diseases, sicknesses in your bodies, bow down at the mighty holy name of Jesus. In Jesus' mighty name, let's rebuke them. We rebuke them now. Get out of the bodies of God's people. Out! And be cast into the sea. Now receive the healing touch of the Lord. You were healed by the stripes of Jesus. Whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive. Believe that you receive, and you shall have them. Begin to believe that you receive your healings. Everybody say, I believe. I believe. I already receive. I
All the benefits of Calvary. I have already received salvation for me and my house. I already received prosperity, abundant living, good health, divine healing. I receive all heavenly blessings. I believe. I receive. I am victorious. Hallelujah. Partner with us by sending your donations to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details: Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 00403100-6401. SWIFT code: BOPIPHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 10250000-1426. SWIFT code: CHBKPHMM, Manila, Philippines. Thank you for partnering with Light TV, God's channel of blessings.